Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Juan Crisostomo, Obispo at Pantas ng Simbahan. Tayo pong lahat ay tinipong muli ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit. Buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral, ipagkaloob mong kaming natuto sa kaniyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kaniyang pagpapaumanhing hindi mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya
at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ng Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-rapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapopuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tawa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maraming beses pong inulit sa ating ebanghelyo ang salitang mapalad. Una, dapat klarado po sa atin na magkaiba ang kapalaran sa pagpapala. Sa wikang Ingles, lack ang tinutukoy ng salitang kapalaran. Samantalang blessing naman ang tinutukoy sa salitang pagpapala. Kaya nga ang taong pinagpala ay sinasabi nating blessed or blessed. Minsan, tinitingnan natin ang ating mga buhay na tila baga isang kapalaran na itinaya natin ang ating mga sarili sa iba't ibang paniniwala at kasabihan. Ang iba naman sa atin gumagamit at naniniwala sa mga tinatawag na pampaswerte para mabago ang kanilang kapalaran. Kapag may hindi magandang nangyari, madalas nating sinasabi sa ating mga sarili, "Ganyan talaga, kapalaran mo yan, kapalaran natin yan." Ngunit kung tayo ay may pananampalataya, hindi natin tinitingnan ang mga buhay natin bilang kapalaran, ngunit ito ay isang pagpapala. Uulitin ko po, sa isang taong may pananampalataya, hindi niya tinitignan ang kaniyang buhay bilang isang kapalaran, ngunit isang pagpapala. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pangaral ni Jesus na rinig nating maliwanag
na binanggit ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang pagpapala o mas kilala sa tinatawag na mga Beatitudes, malinaw na ipinahayag ni Kristo kung sino ang tunay na mapapalad. Binanggit niya na ang mga papalad ay hindi yaong mayayaman sa lipunan, hindi yung maraming nalikom na material na bagay sa lupa, hindi ang mga maimpluwensya sa lipunan at ang mga makapangyarihan, kundi bagkos ang mga itinuring niyang mapalad ay mga sawimpalad o mga nag-iikaw sa buhay. Subalit, ibinibigay nila ang kanilang buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat klarado din na hindi masama ang pagkakaroon ng kaunting karangalan, kapangyarihan at kayamanan, sapagkat ito rin ay mga biyaya at pagpapala na galing sa Diyos. Kung marami tayo nito, gamitin natin ang mga ito sa tamang pamamaraan. Huwag nating gamitin ito upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag nating tignan ang ating mga buhay bilang isang kapalaran, kundi isang tunay na pagpapala. At ang pinakadakilang pagpapala na dapat mayroon at pinangahawakan tayo ay ang bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Kaniyang bugtong na anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa atin para makibahagi at makipagtulungan tayo sa misyon ng Diyos ay ang pagkakaroon ng isang banal na pamumuhay na maghahatid sa atin ng ibayong pagpapala. Sa kabila po ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang, hindi tayo mauubusan sa mga biyayang makalangit mula sa Diyos. Kung ang ating pag-asa, kung ang ating pananampalataya ay tanging sa Diyos natin, ibibigay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eucharistia, naway tunay tayong makapamuhay bilang mapapalad na nilalang ng Diyos, na ang lahat ng ating mga nakamit na pagpapala at mga pagpapalang makakamit pa lamang ay maging inspirasyon natin upang patuloy tayong mamuhay ng tapat at ng may kababaang loob upang sundin ang Kanyang kalooban, at gayon naman tayo rin maging instrumento ng Kanyang pagpapala para sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinawag ng Diyos bilang Kaniyang mga anak sa kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso, at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-usig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom,
naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaaboso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mangmakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kaniyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanang mong dito ay natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at San Juan Crisostomo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Them all.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang lawasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.